papasok ng pinatubo. The water is color blue. Kasi maulan noon, ngayon summer. Al dente. Hi guys! So this is the MPX MT250. It's a two-stroke na may push start and may kick start. So this is built more specifically for enduro and not for motocross. Bakit? Bakit siya built for enduro? Kasi liquid cool siya, tsaka meron siyang auxiliary fan. Hindi, tumahan po. Uwapang sa may gulong. Adjustable front and rear suspension with compression and rebound adjustment. Itong sa front, may clicker siya parang sa taas. Sa baba okay. Yung compression. So, hindi mo kailangan ng tools. Pipitin mo lang yung parang taas yung clickers niya. Ah, okay. So, honestly, medyo mataas siya for me. Pero, meron siyang slot dito kung gusto mong i-lower yung suspension niya. Pero, kung i-lower nyo, isasuggest ko na papalitan nyo yung stand niya. Meron siyang headlight. Yan. And, of course, dahil may headlight, meron siyang taillight. So, ang stock na gas tank na kasama ng bike na to is 5.5 liters. Pero ito na ang kapit dito sa bike na to is a big tank na to na 9.5 liters which is also available sa MPX Philippines. Ito ang advantage na ito, isa sa advantage niya, yung subframe niya, aluminum. Yung nasa Husky, carbon composite yun eh. So, pag nabali, tapos ka na. Ito, pwede mong siguro pwede mong repair, mas mura. Stock na rim locks. Meron na siyang rim locks. Ah, kasama na. Tapos itong rims niya, itong Enduro series na yan, double wall yan. Kasi yung mga rims natin, di ba, pag binuksan mo, isa lang yung wall. Ito parang mga mountain bike, double wall. Yung kinopya ng makina is basically Yamaha. Yamaha. Oo. Pero pagdating sa swing arm, sa front end, KTM. Tapos ito, Panasonic to, orig na Panasonic. So sa 94 degree. Ang frame nito is made of chromoly steel, kaya magaang siya. So ang SRP nito ngayon is 215,000 pesos. Once you purchase the unit, may kasama tong jettings para ikaw yung magtitimpla ng AFR mo. At papagamit ko rin ito sa mga kagrupo ko na iba't ibang skill level. So, titingnan din natin kung anong feedback nila. Regarding sa motor na to? Oh, dapat honest. Oh, maganda naman siyang gamitin. Maganda siyang gamitin pag umulan. Kasi maganda yung gapang, may gapang siya kahit naka-premiera ka. Gumagapang siya dito at na ibang production pag premiera. Puro uno. Ang haba kasi ng wheelbase niya. Eh yung... magaan siya. Magaan. Yung handling. Handling niya. Magaang, no? Oh, magaan yung handling niya. Magaan siya. Medyo mataas nga lang ng konti. Pero pwede naman siya i-lower. Pwede i-lower do, pero maganda. Sa presyo niya, sulit, di ba? Oo, oh, maganda. 215. Nag-enjoy ka? Masarap. Sulit ang suspension. Oo, di ba? Ako kahit... balance niya dahil mahaba yung wheelbase. Tsaka yung ako kahit nakaupo ako, oh, maganda suspension stable, niya. Diba? Stable, di ba? Stable na stable. Super sulit. Alam mo, kulang na lang. Oo. Kulang na lang sa kanya papel, no? Oo, para street legal. Cut mo dun! Ano masasabi mo, Pipay? Maganda. Ito yung gapang. Oo, hindi kasi ano rin eh. Madulas ngayon, di ba? So hindi mo rin... Kanina, nabitin na ako pero na ano niya pa ulit. Kahit ako yung mga bitin ko,
kaya mong from there, pwede mong igapang. May gapang siya. Ano, Vince, anong masasabi mo? Sa airbox. Akatin niya agad, hindi man niya ikaw. Dito nga lang, putang ino, di ba? Umaangat na kaagad. Yan, tangin na. Pigay mo lang, huwag hindi bitawan. Tinan mo gagapang. Try mo. Kahit tersera, tinan mo. Kwarta, pwede rin. Lockdown yun. May ibang kwarta yun. So, bauwi na kami. At maraming natuwa dun sa MPX. Actually, panalong panalo na siya para sa price niya. Pwede siya sa pang entry level o mga first timer, pwede rin sa mga marunong na, kasi very competitive yung bike sa enduro. Ang isa lang talaga ang downside niya, wala talaga siyang papel. So yun nga, kasi nga enduro bike siya, so for trail use only. Pero sa probinsya pwede na gamitin. Shhh, nagpa-vlog. Yes, ang parts niya China, pero as you have heard kanina, ang kanyang mga parts ay based sa mga Japanese and European brands. Na syempre, kinat yung cost, pero halos same ang quality. So, ngayong panahon na to, diba, China, made in China, hindi na dapat parang kinakatakutan. Kasi, well, totoo naman, ang nagkaroon kasi ng bad impression talaga ang mga China products nung una. Pero ngayon, nare-redeem na nila yung sarili nila. Nagiging quality na rin. So, I think, ito lang ang opinion ko. Kasi sa Amerika, sa ibang bansa, tinatangkilik na nila itong MPX. Dahil nga, hindi brand conscious ang mga tao sa ibang bansa. Unlike dito, well, totoo naman, di ba? Medyo mayayabang ang mga Pilipino. Sabihin nyo hindi. Eh ako, hindi naman ako masialan sa brand. Actually, hindi ako masialan sa motor. Basta umaandar yan. Okay sa akin yan. At saka kaya kong iuwi. At narinig nyo rin kanina yung mga feedback sa mga kagrupo ko, sa mga kaibigan ko na nag-testing ng motor. In the future, itutour namin yung motor. Siyempre, dito muna sa NCR, baka dalhin namin siya sa DRT, o sa Magallanes, o sa Batangas. Basta kung magkaroon lang kami ng chance, and meron talaga kaming schedule na trail sa ibang lugar, dadalhin namin yung motor para din matry ng mga ibang trail. Pero syempre, hindi all at once, okay? So, kunwari, itong grupo muna ng ganyan sa Makiling, sila muna, okay? So, schedule tayo ng panibago. Kasi syempre, mahina ang kalaban. Dahan-dahan lang, okay? So, lahat tayo mabigyan ng test ride. Ngayon, sa mga gusto naman mag-purchase, right now is by order siya. At every time na dumadating dito yung units, nga pala, the bike is, yung parts niya and engine niya is China, pero everything else is assembled in Thailand. So yun, every time na nandito na yung shipment,
sold out lahat. Ito nga, ito parang in 2 weeks may dadating na 18 units. Sold na ang 17 units. So, isa na lang. And most likely, mamaya, ubus na rin. So, pre-order ang mangyayari sa kanya, mga idol. Ang after sales nito, ang priority namin. So, lahat ng mga consumables, mga clutch lining, mga clutch lining, mga brake pads, lahat yan, meron kami. Even accessories. At saka, pwede namin kayong i-guide sa mga iba pang accessories na pwede nyong i-order online na compatible dun sa unit. Kasi marami nga siyang, di ba nga, pinagayahan siya ng Yamaha. Ay, pinagayahan niya Yamaha, pinagayahan niya KTM. So, mga compatible parts and accessories siya na pwede nyong orderin. So, syempre, yung parts manual and parts number, syempre, ituturo namin kung yung ba yung tama nyong orderin, if ever, di ba, ganun. Also, aside from parts and accessories, masiraan man kayo ng makina, may available na isang buong makina, okay. Yun. Para, di ba, kunwari, kesa, kunwari, nasira yung makina mo, kesa ipaayos mo, eh kung same lang din yung gastos mo, bumili ka na ng isang buong makina, o marami ka pang spare parts, di ba? So, yun. Ano pa ba masasabi ko? Tapos, kunwari, nag-purchase ka, besides or Mindanao, kahit nasan ka, syempre, pwede namin yan ipadala. Syempre, manggagaling dito sa Luzon, di ba? Eh, kung tunay, taga-Visayas or Mindanao ka, ganyan. Syempre, eh, pwede namin ipadala yan tayo sa inyo. Cargo, ganyan. Pero syempre, handle nyo na yung, ano, shipping fee. So, kung nagagastos lang kayo sa shipping fee, di kumuha na kayo ng marami, di ba? In the future, ang MPX, magkakaroon mga low variant na, so, mas mumura siya. Okay, so basta stay tuned. Pero hindi pa naman anytime soon yun. So parang, ibig sabihin yan, basta magkakaroon din kami na ibang variant, so watch out for that. Pero, hindi ko masasabi kung kailan. Kasi nga, di ba, iba-iba yung, hindi natin masasabi yung mga nang ipangyayari sa customs. Pero ibig sabihin yan, tuloy-tuloy tayo dito, ay tuloy-tuloy ang progression ng MPX dito sa Pilipinas. Okay? So, ayun lang naman. Sana naman, nakatulong ako sa yung mga nakarinig na nitong brand na to and nagdadalong isip kung worth it pabilin o hindi. At sana nakatulong itong video na to para makapag-make na kayo ng decision kung bibili nyo ba o hindi. So, ayun lang. Bye-bye. Thanks!